guys, welcome to my channel. Sa video na to, share ko sa inyo kung paano nyo mapapabilis yung paggawa nyo ng stencil gamit isang lumang printer. Tawag dito sa printer na to, dot matrix. Old school na siya, pero para sa akin, mas effective to kaysa sa mga bagong printer. Kasi yung mga bagong printer, pag print mo, sa bond paper, piprint mo yung design. Pagka-print mo, nasa bond paper lang yung design, itetrace mo pa ulit siya sa stencil. Eto, pagka pinirit mo yung design mo, kasama na yung stencil, kaya paglabas no, naka-stencil na siya, hindi mo itetrace. Kaya mas mabilis to para sa, mas maganda to para sa akin ha, kaysa doon sa mga bagong printer ngayon. Kaya ayun, share ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan, para baka sakali magustuhan nyo. Ayun, mas mapapabilis talaga yung ano nyo. Ito guys, panoorin nyo. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyong printer. Epson LX 300 Plus Mark II. Old school na printer na to. Alam ko, ito yung mga ginagamit sa bangko. Kasi yung ano niyan, yung papel na ginagamit niya iba. Parang katulad nga nung sa stencil. Parang thermal paper ang dating. So meron tayong design dito. Sample lang natin to para ma-print. Kung gantong design gagawin nyo si stencil nyo, matatagal lang kayo dyan. Alam nyo naman yan, mga siguro isang oras. Talong ka lang isang oras bago matapos yung stencil. Pero pag dito, isang print na lang. Hindi ka tulad sa normal na printer. Pagka-print nyo, naka-print nga sa bond paper, tas itetrace pa ulit natin sa stencil. So, doble-doble oras. Eto, pagka-print nito, ano na yan? Kasama na yung stencil. Pakita ko sa inyo. Yan. So, eto nga. Yan. Sa Photoshop tayo. Yan nga yung design. Ito kasi binura ko yung ano eh. May mga binura ako dito yung gilid. Inerase ko. Para hindi sayang yung stencil kasi pagka ano, ganito mangyayari din. Importante pala guys na yung design nyo nakasave na sa desktop para idadrag nyo na lang. Ayan. Idadrag nyo papunta dito. Ayan. Ay, ulit. Ulit. Sorry. So, dadrag nyo na sa Photoshop. Tapos yan, dyan yung babagsak. Yan. I-resize nyo kung anong size yung ano. Yan, nakikita nyo naman yung size. Anong size na ano nyo nung ano, tapos i-position mo lang dyan. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina na binura ko kanina. Kasi sayang yung stencil pagka sinama ko pa yan. So, binura ko na. Ito na yung pinalabasan. Ayan. So, ayan na siya. Nilitan ko lang konti. Paano ba ito? Hindi ko na matanda. Paano ba ito nilitan? Mamaya na natin litan. Pakita ko na sa inyo pag-print. At teka. Ito pala guys, yun. Pag liliitan nyo, kailangan pala nandun kayo sa mismong layer ng ano. Kaya na kasi nandito ako, kaya kahit anong galaw ko dyan, hindi ko siya magalaw. So, ito kasi yung isa, yan. Ito yung pangalawang ina na ko. Yan. So, yan. Sa size nyo na yan. Tapos yan. Tapos piprint natin. Pero kailangan set up pala muna natin tong ano. Tong stencil. So itong stencil natin, dalawang klase 'to eh. Teka lang ha. Lalabas ko muna 'to. Dalawa 'yung stencil natin. Ito yung parang China lang 'to eh. US kasi tsaka China 'yung binebenta nila diyan sa mga tattoo shop.
Ato supply siya. Ito yung spirit. So makapal to eh, spirit yan. Ito yung USA yan, made in USA spirit. Ito mas magandang klase to pagka mga portrait to, matagal to matanggal. Maganda to kung ang bibili niyo yung stencil ito. Kaya lang medyo mahirap ipasok to kasi makapal na. Pero may technique yan, may technique paano maipasok dun sa ano, turo ko mamaya. Gamitin muna natin yung China. Ito muna ito. Yan, ito, ito. Gagamitin natin. Yan. Alisin natin ito. Tapos, kukuha tayo ng bond paper. Kasada kasi ito yung shop ko. Ayun na kasi yung mga... Ayan. Kailangan yung... Ano, nasa... Nakaganyan siya pag ipapasok mo. Katalikod yan. Ayan, nakaganyan dapat siya. Tapos... Pasok nyo lang dito sa ano, kailangan maayos yung ano nyo. Pasok nyo lang dito. Tara ka. So guys, medyo mahirap ipasok to pagka ano. So ayan, iyaano nyo lang dyan. Kusang kakainin yan eh. Yun. Ito nyo, kusang kinain siya. Kasi natin to. Kita nyo yan, wait lang ha, print muna natin. So pagpiprint nyo, pupunta kayo dito sa file, tapos print. Tapos it lang. So yung stencil natin medyo maliit eh. Kaya yung napansin nyo yung pinakadulong design, nasa dulong dulo. Iba kasi yung size na itong ano nung international paper yung ginamit ko rito sa ano. So yung itong stencil na to, iba yung size. Kaya medyo na ano, pagka mag-ano kayo, huwag nyo masyadong lakihan. Sukatin nyo to kung ano size nito, tapos anuhin nyo kung ilang inches yung magkakasya para hindi maputol yung ano. Ito sigurado to putol hanggang dito lang. Ngayon natin ha. Medyo mabagal lang to kasi nga ano siya, dot matrix nga siya na printer. Kaya siya tiyag na dot matrix eh. Ito niyan, puro dot. Parang ano niya eh, pag print niya eh. Parang pointillism ang dating. Malapit na. Kaganya ayaw umano, pindutin nyo lang yung paper out.
Hindi pala yan. Pindutin nyo yung load eject. Yan. Kung saan lalabas yan. Tapos, ano yun ito. Ito na yung finished product natin. Yan. So, ayan na siya. Kaya lang, ayun na siya yung sabi kong putol, oh. Kita nyo. Kaya, dapat, i-ano nyo, i-adjust nyo siya pababa. Kasi dito siya na-print, di ba? So, i-adjust nyo pababang ganun. Yung design. Para hindi abutin yung ano. Yan. Ganyan. Kasi yung sukat nito, ano eh, parang 7 inches. 7 inches yung haba. Ay, 8, ay 12 inches yata, o 11 inches. Tapos yung lapad, 7, parang ganun. Etong stencil natin, hindi siya ganun kalapad. So, magkaiba yung sukat niyan. Ah, mahaba din pala. Kaya lang, dito nga nagsimula yung ano. So, kaya inabot. Baba nyo lang konti. Maano nyo naman yan eh. Pagka meron na kayo na ito. Siyempre, tatry nyo muna yung ano, bago nyo makuha talaga yung saktong ano. Ayan. Tapos ito, katulad nito. Ready na siya. Ayan. Pagka ano, direkta na sa balat. Diba? Napakadali. 5 minuto lang, tapos ka na. Hindi ka tulad yung pag mag-manual ka. Tapos ito, kaya ako sinabing para hindi sayang yung gilid. Pwede pa natin gamitin ito eh. Yan. Kung may mga design ka na maliliit lang, mga lettering, ganyan-ganyan, pwede nyong isingit yan dyan. Oh. Ito pa rin gagamitin nyo. Ilalagay nyo na lang dito. Sa gilid nyo, sa gilid nyo lang ilalagay yung mga design nyo na mga maliliit para ito pa rin yung gamit nyo, hindi sayang. Kasi alam nyo, mahal yung stencil. Lalo na yung spirit. Ayun. Teka, pakita ko sa inyo kung paano pagka yung mga simple design lang para hindi sayang yung stencil. So ito guys, yan o. Kumuha ako dito ng ano, mga sample lang, sample design. Yan. So, nilagay ko lang sa gilid para kasi nga itong space na to yan eh. Para hindi masayang. Diba? Tapos ganun din. Kukuha tayong papel. Wala nga. Kukuha tayong papel. So, ganun ulit. Lalagay nyo lang ulit dito. Tapos kailangan nakaganyan. Pag ipapasok mo, nakaganyan. Susubo nyo lang dito. Kusang, ano yan? Kusang, ayan. Tulad nung kusang kinain. So, ayun, para ito. Print ulit natin. Ayan. Print siya. Para makita natin. Ayan, kita nyo. Sa gilid siya. Kasi sayang naman to stencil na to pagka tinapon na. Mahal pa naman. Medyo mabagal lang talaga to. Pero mas mapapabilis naman stencil nyo pagka
Kulot na. Kung ano guys, mas maganda, umorder na lang kayo ng stencil sa Shopee. Mas mura kasi sa Shopee. Yung in-order ko na ano eh, 10 pieces na spirit, yung ganun. Ito yung spirit. Nasa 240 plus lang eh, 10 piraso. Pagka sa tattoo shop kasi ito, nasa 100, parang ganun. Ito, 50 isa. So yun, kung bibili kayo ng ganito sa tattoo shop, 100, hindi 200 nyo, dalawa lang, 300, tatlo lang. Sa Shopee na kayo bumili, bumili kayo doon. Meron to 10 piraso. Nasa 250 plus. Kasama na shipping. Kaso matagal nga lang dumating. Dahil galing sa China yun. Pero okay lang. Hindi naman kayo agad mauubusan ng ano. Mayroon na yung magantay na lang kayo kaysa mga pamahal ko. Ayan yan. Tayo lang natin matapos. Pagka tapos na at hindi nyo mahugot, pipindutin nyo lang tong load eject. Tulad ng nangyari kanina. Yun, nagamit natin yung gilid. Hindi sayang yung stencil natin. Ayan, yun na lang. Na. Pag ganyan hindi mahugot, pindutin nyo to load eject. Kung saan lalabas yan. Ayan na. Diba? Pwede hindi nasayang yun natin. Stencil. Makadali, diba? Tsaka accurate pa yan. Diretso kung mas maano to kung yung mga design niyo yung mga geometric. Yun. Napakahirap gawin nun stencil nun. Diretsuhan, tas perfect circle, yan. Napakalaking bagay nito pag meron kayo nito. Ang alam kong presyo nito, tumingin ako nito sa marketplace. Naglalaro siya ng 3,000, may 2,500, meron din 4,000. Tapos may nakita naman ako ibang tattoo shop na nagbebenta niyan. Parang nasa 6,000, medyo mahal. Pero mga brand new stock yun. Old new stock. New old stock pala. Mga brand new na old stock. Kaya ganun siya kamahal. Pero kung ako sa inyo, bumili na lang kayo sa marketplace yung mga second hand. Ganda lang kayo ng mga 3,000 siguro to 4,000. Malaking bagay na yun. Kaysa bumili kayo ng printer na bago. Ang printer na bago, ganun din presyo. Nasa 4,000 hanggang 6,000. Eh yun, pag print nyo, i-stencil nyo pa rin. Hindi katulad nito, pag print nyo, rekta na. Ayun na, tapos na. Hindi na kayo mag-ano. Diba? Mas mabilis. Malaking bagay ito. Malaking tulong pala. Kaya isinare ko din sa inyo. Ito, galing pala to sa tropa ko. Na regalo lang sa akin. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Ayaw niya magpabanggit. Kaya yan. Ayan, sana nagustuhan niyo itong video na to, guys. Susunod, gagawa ulit tayo ng ibang pwede kong ma-share sa inyo na makakatulong. Lalo na sa mga baguhan. Ayan. Ito pala, mayroon pa pala ang isa. Ito kasi, pagka spirit ang gamit nyo, medyo mahirap siyang, ano, ayaw, parang ayaw siyang, hindi siya kinukuha eh. Kasi nga makapal. Ang pwede nyong gawin dyan,
Pipindutin nyo. Ito, aangat nyo to. Yan. Pwede nyo ipasok yan dyan. Iyan nyo lang ng konti. Ang hirap kasi, isang kamay lang ako. Basta maipit lang siya. Ayan, katulad yan, naipit na. Tapos, pindutin nyo to. Ayan. Kakainin yan. Nakita nyo? Sinakain na siya. Ayan o. Basta tumapat lang siya doon sa ribbon. Yan. Yan. Nakita nyo? Ito yung magpiprint. Yan. So, kailangan nandyan yung papel nyo. Para pag-print na pag-print, pasok siya doon sa stencil nyo. Yan. So, kailangan nakaipit na rin yung ano nyo, ah. Yung bond paper nyo doon. Yung may design. Ah, yung bond paper lang pala. Andun pala yung design. Yan. Yan yung technique para sa dito, para sa spirit. Kasi nga, makapal. May nahihirapan siyang kainin. Tsaka lalo pag gamit na. Katulad niyang gamit na, lukot-lukot na yung pinaka ganito. Pinaka edge niya, lukot-lukot. Hindi siya kinakain ng ano, pagka automatic yung ganun. Hindi katulad nito, pag maayos, pag siluksok mo ganun, kakainin niya. So, yun. Yung technique na isa para dito sa spirit. Pagka nagkamali kayo, i-load eject nyo lang. Lalabas na yan. Pagka, ano ba, nalukot, pagpasok nyo, lukot, i-eject nyo. Huwag nyo hihilahin ng ganun. Ayun. Guys, sana makatulong sa inyo itong video na to. Guys, may i-correct lang pala ako. Pagbago pala yung stencil nyo, pagbago, di ba? Meron pala yung isang papel yan. Ayan na yung gamitin nyo. Wag na kayo magpasok ng bond paper. Wag nyo na alisin to. Tong isang to. Yan. Kanina kasi inalis ko to eh. So, wag nyo na alisin niya pagbago yung gagamitin yung stencil. Para dyan na mismo mapiprint yung design. Mali yung ginawa ko kanina. Yung ginawa ko kanina kasi, para pala yun sa pag yung gamit na yung stencil na gagamitin nyo, tas gagamitin nyo lang yung mga nasa gilid. Kasi sayang, di ba? Tsaka na lang kayo maglagay ng bond paper para hindi sayang yung stencil. Para hindi pala sayang to. Ito, sayang to. Maganda to pagka ano eh. Mas madali siya ilapat tong papel na to. Yan. Kinurek ko lang. Baka may mga magalit sa akin yung mga veterano. So, yun guys. Yun lang. Sharing is caring. Salamat sa panonood guys. Kung nagustuhan niyo itong video na to, baka pwede niyo naman paki-like, share ang video na to, at paki-subscribe na rin itong channel ko. At huwag niyo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para pag nag-upload ulit ako ng video, isa kayo sa mga una makakaalam. Maraming salamat guys. Kita tayo sa susunod na video.